Ayan, so for today's video, magbibidraw tayo ng income natin sa ating TikTok shop. Ayan, so first, open nyo lang itong inyong TikTok. And nga pala, tuturuan ko kayo kung paano makakapunta sa TikTok shop ko. Ayan. So, bali, ang gagawin nyo lang, uy, si Dina. Search nyo lang yung pangalan ko, which is Christine Joy Araw or Tintin Araw Channel. Then, mapupunta kayo dito. And ayan, so, makikita nyo yung shopping basket. Ayan, eto. Click nyo lang yan. And, ayan, pwede nyo siyang scroll down para sa ating mga available items. So, sobrang dami niyan, kaya scroll down lang kayo. So, anyways, balik na tayo sa pag-claim ng ating TikTok income. So, ayan, punta tayo dito sa enter. Tapos, ayan, meron tayong sales ngayon dalawa. Tapos, punta ka lang kayo dito sa commission. Ayan. Then, ayan, ito yung income natin kay TikTok. So, dito nyo makikita yung ano ng income nyo. Bale, ito. Tapos, dito sa not settled, meron pa kasi tayong mga hindi pa natin nakukuha eh. Ayan. So, ito, ano lang natin tong withdraw. Ayan. Click nyo lang yung withdraw. Okay, so, ayan, bali mag-a-add lang kayo ng payment method nyo. So, hindi ko na ipapakita yung payment method ko. Bali, skip na natin to. Ayan. Click nyo lang yan. Oh, shit. Hindi ito yung number ko. Hello, so ayan, bali, kahapon nagkaroon tayo ng problem sa ating pag-withdraw kasi yung number na nakakalagay pala dun sa TikTok ko is yung number ko pa dati. So, bali, hindi ko na ginagamit yon. So, ngayon, ginawan ko na lang siya ng paraan and inilink ko dito yung number na ginagamit ko ngayon. So, ayan. Ayun, meron tayong income today. Pero 7 days pa yun bago pumasok after ma-receive ng customer natin. Tapos, punta na tayo dito sa commission. Tapos, click nyo lang itong withdraw. Bale, dito ilalagay nyo lang yung 4-digit number na isesend sa inyo ng TikTok. So, ito na yung number ko. Pinalitan ko na. 2096. And type nyo lang yan. Tapos, next. Then, dito, ilalagay nyo na yung bank account nyo. So, hindi ko na ipapakita sa inyo. Basta, kailangan nyo lang ilagay yung beneficiary name, tapos yung bank name, tapos bank account number, and email. So, skip muna natin to. Eto na nga, guys. Bali, na-i-add na natin yung ating bank account. So, ganito na yung lalabas pag meron na tayong bank account. So, bali, dito nakalagay is fund should arrive in 3 to 6 business days. So, ibig sabihin yan, Monday to Friday lang. So, hindi kasama yung weekend. So, tapos dito, meron siyang minimum amount na 10 pesos. So, itry muna natin ng 1,000. Ayan. Meron siyang service fee na 3 pesos and 49. Ah, meron palang service fee to. Tapos, try natin 10. Ano? 1,015. Ayan, 3 pesos and 49 din. Tapos, withdraw now. Click nyo lang tong withdraw now. Tapos, ayan, i-confirm lang yung withdrawal nyo. Siyempre, yung bank account nyo, yung withdrawal amount, service fee, tapos yung marireceive nyo na amount. Which is 1,496.51 kasi dito na niya ikakaltas yung service fee. Tapos, ikiklik nyo lang tong, ayan, confirm to withdraw, ayan. Tapos, ayan, so makikita natin dito yung withdrawal in progress. Tapos, maghihintay lang tayo dito ng 3 to 6 business days bago natin ma-receive yung ating withdraw. Okay, so today is September 2, Friday. So next video natin is pag na-receive ko na.